Sa bidyong ito ay ating tunghayan ng isang bus company sa Pilipinas na higit na pinagmamalaki sa probinsya ng Pangasinan. Alam nyo ba ito, mga kabirada? Feel free to comment down below para sa karagdagang informasyon ng karamihan. Pero bago natin ipapatuloy ang biradahan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para updated ka sa Kabirada TV. Pride ang Pangasinan na may tuturing ang isang bus company na pambato sa probinsya ng Pangasinan, ang 5-Star Bus Company Incorporated. Ito'y mas kilala sa simple at maikling pangalan na 5-Star. Ang 5-Star Bus Company ay kasama sa listahan sa isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus dito sa Pilipinas. Ang mga pangunahing serbisyo at ruta nito ay sa Pangasinan, Nubay Siha, Tarlac, Nubay Biskaya, Quirino, Isabela at Cagayan. Nasungkit ng 5-Star Bus Company Incorporated ang records bilang isa sa mga maunlad at matagumpay na kumpanya ng mga bus transportasyon sa Pilipinas. Kasama na dito ang Bataan Transit, First North Luzon Transit, Luzon Cisco Transport, Bicol Isarog Transport Incorporated, at Victory Liner. Ang 5-Star Bus Company Incorporated ay itinatag noong 1983. 38 years old na ang nakalipas. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa 2220 Aurora Boulevard, Tramo, Pasay City. Sa lahat ng mga headquarters nila ay dito sa Pasay ang pinakamalaki. Sila ay nagsisimula noon sa kanilang serbisyo sa city operation lamang gamit ang mga ordinary fare na mga bus. Pangunahing kapatid ng kumpanya ang Victory Liner. Ang Victory Liner ang pinakaunang bus nila bago pa man lumago at sumikat ang 5-Star Bus Company noong dekada 90. Nagsimula ang operasyon ng 5-Star Bus Company sa ruta ng Dagupan hanggang sa pinalawak pa ang saklaw nito patungong Kabanatuan, San Antonio, Tarlac City, Agno, Alaminos, Anda, Bulinaw, San Carlos, Ayog, Santiago, Madila, Piat, Tugigaraw at Solano, Nueva Vizcaya. Matapos magsara ang kumpanya ng Pangasinan Transport Corporation o mas kilala sa Pantranco North Express Incorporated. Samantala, ang Bataan Transit Incorporated ay nabubuo ilang taon lamang ang nakalipas mula nang ang 5-Star Bus Company Incorporated ay naging pinakaulo ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ang Bataan Transit ay gumagamit ng mga terminals ng 5-Star Bus Company sa kanilang main terminal sa Cubao. Ito'y katulad din sa ibang kaalyansang bus nila tulad ng First North Luzon Transit at Luzon Cisco Transport. Sa katunayan, ang First North Luzon Transit ay hindi nangangahulugan na sila ang pinakaunang bus company sa North Luzon. Dahil isa itong Royal Eagle noong una, matapos silang magkaroon ng 5-Star Bus Company at nilagyan ng pangalan. Ang Luzon Cisco Transport Incorporated ay tumatakbo sa mga ruta Gimba, Nueva Ecija, Talugtog, Nueva Ecija, San Fabian, Pangasinan, Biamanawag, Pangasinan, at Santa Cruz, Zambales. Para sa biyaheng Pangasinan at Tarlac, ang kanilang mga bus stop ay ang mga sumusunod. Sista Travel Gate Bus Stop sa Tarlac City, Carmen sa SM City Rosales Transport Terminal sa Rosales, Pangasinan. Para sa mga ordinary transit passenger, sila ay pinapayagan na magbaba ng mga pasahero sa Dao Bus Terminal, Mabalacat, Pampanga. At para sa mga air-conditioned bus ay sa Marque Mall Bus Terminal sa Angeles, Pampanga. Para sa biyaheng Nueva Ecija, particular sa Kabanatuan, ang main bus stop ay sa Travelers Complex, La Paz, Tarlac. Sa Cagayan Valley, ang main bus stop nila ay sa RJ Bus Stop, Aritaw, Nueva Vizcaya. Ang 5-Star Bus Company ay gumagamit ng tachographs. Ang tachographs ay isang device na inilagay at isiting sa sasakyan upang ito ay makapag-monitor sa driver na nag-u-overspeeding. Taong 2012, ang mga air-conditioned bus ng 5-Star Bus Company ay kinabitan ng mga wifi mula sa kilalang broadband para sa libreng internet upang mas lalong ikalugod ang kanilang serbisyo ng bawat pasahero. Taong 2013, ang 5-Star Bus Company ay nag-alok ng biyaheng deluxe
at ito exclusive lamang sa biyahe patungong Dagupan. Sa taong 2014 ay pinahiwatig ng 5-star bus company ang biyahe ng Cagayan Valley Line. Dahilan sa mahabang suspension ng GV Florida, ang mga ruta nito ay patungong Santiago, Tuguegarao, Madila at Biak. Taong 2017 ay pinahayag ng 5-star bus company ang biyaheng Cubao patungong Tarlac City ng mga air-condition na mga bus. Sa taong 2019, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay gumagarantiya sa 5-star bus ng Pangkisa sa ruta patungong Solano, Nueva Vizcaya at Avenida, Manila na may pangkalahatang bilang na 20 units ng bus. Ang mga nabanggit ko kanina, Bataan Transit, First North Luzon Transit, Luzon Cisco Transport at Bicol Isarog Transport System Incorporated. Lahat ng mga ito ay kaalyansa ng 5-star bus company at kasama na rin dito ang Victory Liner. Ang lehitimong nakarehistro bilang pangalan sa operator ng kumpanya ay Pangasinan 5-star bus Incorporated. Sa kasalukuyan ng 5-star bus company ay gumagamit ng ibang uri ng brand ng sasakyan mula sa mga kilalang pagawaan tulad ng Higer, Hino, Jack, Hyundai, Man, Nissan Diesel, Kinglong, Bulbo at Yutong. Sa kasalukuyan ng kanilang mga bus ay may kabuuang bilang mahigit kumulang 900 units. Kung ang isang kumpanya ay naroon at patuloy pa rin ang pag-aasinso sa loob ng mahabang panahon, ito ay higit na napatunayan ang kahusayan ng kanilang pamahala at serbisyo sa kapwa. Mga kabirada, ano ang masasabi nyo sa bidyong ito? I-comment mo lang dyan sa ating comment section. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe to my YouTube channel. At abangan ang susunod na biradahan. Maraming salamat. Ito po ang inyong kabirada. Babayu!